Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ayaw ko pang sumali. Tapos nung nag-first audition ako sa SM Centerpoint, parang na-realize ko na parang okay palang ituloy ko na lang. Marami po kaming nag-audition kaya mahirap. Tapos sobrang daming tao. Parang hindi ko po na-expect na makakapas po ako. Nung second audition po, nung nakapasa ako nun, sabi ko, hindi ko natutuloy if ever man na makapasok ako. Unahin ko muna yung studies ko kasi nga parang imposible lang makapasok ako. Ayun, nakapasok nga. Parang na-realize ulit na parang once in a lifetime lang to. Diba? Parang kaya tutuloy ko na lang. Hello po. Hello. Narito po tayo sa Pasig City. Para po i-hit si Rachel at bigyan ng star name. Star name, yes. May naghahanap to sa akin from San Beda College. Tapos yung sinausap siya ako. Siya po si Rachel. Sabi niya San Beda daw sa hindi daw akong pumasa. Kasi tiga San Beda ako. Sa exam. Oh. Kasi ang school nagkaroon ng pagkakamali. Medyo nagkamali yata doon sa release mong mga kumuha ng exam. Yung nakapasa talaga, yung kapangalan mo. Tingnan mo, yung check na dyan sa loob. Magkano binayad niyo, mami? Ano ko lang yung yeah. Hindi ako sinabi. Hi, Rachel! Sabi sa beda daw eh. Naniniwala na sana ako. Pala, mga kainin. Ang sinabi sa akin. Pero ngayon, naniniwala ka? Ito kayo eh. Shin, good luck na lang. Alam ko, kaya mo yan. Kahit anong hirap na nadaanan mo, pero kaya mo yan. Sa friends, sa lahat ng friends ko, thank you sa lahat ng suporta. Lalong-lalo sa family ko, sa mama ko sa suporta, thank you. Sa mga kapatid ko, kay daddy, sa mga tita ko, sa lahat, salamat sa suporta. Ang perfect star daw para sa kanya ay yung may tamang combination ng charm, good attitude, intelligence. Para yatang ang sinasabi niya ay parang ako yata. Siya pala. Well, you've got to see it to believe it. Ang ating pong last contestant from Pasig City, how about a big hand for Rachel Ann Go? Oh,
nickname? Yes. Shinshin, ang galing naman ni Shinshin. Ano na naman ang pinag-iisip ng mga magulang mo at pinangalanan kang Shinshin? Ay, Rachel na. Yung lolo ko Rachel. Lolo ko po nagbigay na. Ah, sabi Chinese, ko nga lolo mo. Chinese term mo. Ano yung sabihin? Bago. Bagong-bago. Bagong-bago. Yes. Ano yung lumang-luma? I don't know. Son-son? Hindi. Ang galing mo naman. Matagal ka na bang kumakanta? I mean, mula nung bata. Sinilang ka? Hindi naman. Siguro, nag-start po ako ng formal voice lesson. Mga 6 years old po. Ah, nag-formal voice lesson. Pero sabi nila sa akin, meron akong nadinig na yung father mo talagang mahilig kumanta. Yung mother ko po. Ay, yung mother mo. Sabi ko nga, mali yung napagdinigan ko eh. Uy, ano ba? Tamain nyo naman, oh. Anyway, so yung mother mo mahilig kumanta. At siya talaga yung hindi naman nagpilit, parang nag-push sa'yo. Pati yung father ko po. Pati yung father mo. Mahilig din sa music. Ayun, mahilig din. Ay, katanungin na naman natin sila kung mahilig din sila sa music. Ayan. Hello, judges. This is Shinshin. Na ang ibig daw sabihin ay bagong-bago. What can you say about her performance today? The only thing I can say about the technical aspect of it, yung mga tail ends, kumisa ng mga... Bumababa na. Medyo hindi niya natutumbok yung mga dulo. So, I think it's because, to sustain it. Yeah, the energy was already spent on the high note. So, see, and when she goes down, medyo kulang ng support power to get the right information. But isn't that a usual problem for somebody who has a high voice? That's my problem before eh. Na yung pag matataas, okay ako, dinig-dinig ako. Pagdating sa mga bababa, nasa na si Regine. Nawawala ako. Ibig sabihin, masyadong maliit yung range. Siguro practicing lang yung lower register. Is that what you're... there are ways to achieve that. It's a matter of consulting with your vocal coach. Vocal coach. Ba? Jose? First of all, wow. I can see you from afar. Was, and you were like... You got me... jam into the song. I was completely watching. The hairs on my arm were sticking up. I think you've got a fantastic voice, and you were really connecting to the song. The only thing I would say too is, it is the song is very runny, like the notes, a lot of notes. Mariah has a lot of notes in that song. Mga kulot-kulot. Yeah. If it doesn't come easily, do another riff. Do something different because I think you were trying to come up her riff that it didn't work. But yeah. I think it's phenomenal. If I had my money to bet, I think you're going to go far. Nah. Thank you very much for your kind words. Thank you so much, judges. Ayan, Shinshin. Ako, isang batalyan ang kasama ni Shinshin sa barangay. Sino bang mga nandyan? Yung mama ko, yung father ko, yung kapatid ko, yung mga classmates ko. Hello. Yung relatives namin. Ayan. Sino ba talaga sa kanila ang hinahanap nating star? Well, we'll find out sa pagbabalik ng... Welcome back! 3 young girls with one common aspiration, and that's to become a star. Sino sa kanila ang magiging mapalad sa gabing ito? Si Len ba na tagal Taytay Rizal na kumanta ng You Don't Have to Say You Love Me? Southern Leyte last na si Desiree who sang Get Here. Malaki din naman ang chance ni Rachel from Pasig City sa pagbirit niya ng Through the Rain. Ayan mga kaibigan, pero bago natin ibigay sa inyo ang winner for tonight, alika muna kayo girls. Aray ko, sabi ko na nga ba madadapa ako dyan. Hello. Alika girls. Ano ang masasabi nyo? Ano ang experience nyo dito sa pagsali ng Search for a Star? Anong klaseng experience meron kayo dito? Masaya po. Kakaiba po. Nagkaroon po talaga kami tatlo ng bonding. Nag-bonding kayo? Definitely totoo ba yan? Oo. Wala namang inggitan whatsoever. Walang ganon. Wish nga namin sana people tie o ganon. Oo nga, kung meron nung ganon sana. Kailang maghihirap kami nun. 150,000. Naku, ikaw, ano naman? Sino bang youngest? Si Shinshin. Ikaw ang youngest. Being the youngest, hindi ka pa medyo nagkaroon ng problema sa pakikibond dito sa ating dalawang mabait dalaga. Mabait naman dito. Silang dalawa. Mabait naman sila. Oo, mabait naman syempre silang dalawa. So you guys had fun? Yeah, you had fun. Absolutely. Well, good luck sa inyo. And once again, ladies and gentlemen, whoever wins tonight
will bring home 50,000 pesos at makakasali po siya sa ating semifinals kung saan meron naman po siyang chance to win 100,000 pesos. At para po sa ating grand finals, the champion will get 1 million pesos, a house and lot, courtesy of Crown Asia, plus a recording contract from Viva Records. At talaga naman pong ito ay igugroom namin para maging isang ganap na star. Kaya excited na po kami malaman kung sino po ang ating brightest star sa gabing ito. So judges, please do the honors. Wow. Francine, you know, we talagang hirap na hirap kami dahil itong tatlong ito, ang gagaling. Pwede nang sumabak sa larangan ng musika talaga. Kaya hirap na hirap kaming mamili. Kaya si Jose, may gusto siyang sabihin. Jose, we all had different opinions and actually I almost changed my mind watching the four of you sing together. But I didn't. So we had to pick one and Mr. Cruz. Sinong nanalo? I'm the winner for Search for a Star. He is contestant number 3. Yeah! Make it through the rain.